Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming salamat, Secretary Anton Lagdabeo, ang ating mga opisyales na nandito at nakahabol si Gob. Magandang hapon sa inyo lahat. Dumaan lang kami rito dahil nag-attend ako ng Mascara Festival at makita. Pero habang nandito kami, pupunta kami dyan at magpapabriefing muna sa mga pangyayari, ano yung pangangailangan. Pagkalan ako ay umiikot at pumupunta sa iba't ibang lugar, tinitiyak ko na yung inaasahang tulong na inyong inaasahang tulong na galing sa gobyerno ay tuloy-tuloy ang parating sa taong bayan. Kaya kami nandito para tiyakin na maging maayos ang distribution, maging maayos at lahat ng mga nangangailangan ay makakatanggap para naman. Alam naman natin, medyo mahirap ang buhay talaga ngayon. Lahat ng bilihin ay tumataas. Lahat ng gasolina, lahat ng krudo, lahat ng ating mga pangangailangan ay tumataas ang presyo. Kaya kailangan na kahit papano, kahit hindi lahat ay may papalit ng gobyerno, at least makakatulong kami. Kaya yan ang aming tinitiyak dito sa ating mga pagbibigay ng tulong sa iba't ibang grupo. So, mabuti naman at kayo ay nandito at nakita ko naman na maayos ang mga ginagawang distribution. Kaya ang habang nangangailangan ang taong bayan ng tulong, gagawin ng gobyerno lahat para kahit papaano ay makatulong dito sa nakakang kahirapan. Pangmundo ito eh. Hindi ang Pilipinas, yung ekonomiya naman ng Pilipinas, maayos naman. Ang problema, lahat ng ating mga kasama, lahat ng ating mga kanegosyo, sabihin natin, na iba't ibang bansa ay nagkakaproblema, nadadala sa atin yung problema din. Kaya't kailangan natin mag-adjust, kailangan natin gumawa ng ibang paraan, at ito ay isa sa paraan na yun. Ngunit, bukod pa doon, ay ginagawa namin, ay inaayos natin. Halimbawa dito, ang problema ay sa industriya ng asukal. Marami tayong kailangan ayusin na problema dahil napabayaan sa nakaraang ilang taon. Kaya dahan-dahan, maibabalik natin. Sa ngayon, tinitiyak lang natin na sapat ang dumadating sa taong bayan, hindi lamang asukal, pati na ang lahat ng produkto ng agrikultura, para naman kahit papaano ay masasabi natin ay may sapat naman na food supply na kayang bayaran ng ating mga mamamayan. Kaya't yan lamang po. At kagaya ng sabi ko, kami dumaan dito na makita lang na maayos ang pagbigay ng tulong sa ating mga kaibigan, sa ating mga mamamayan, sa ating mga nangangailangan na ating mga mamamayang Pilipino. At sa palagay ko naman po, basta't ipagpatuloy natin na pagandahin ang paghawak sa ekonomiya, sana naman hindi natatagal ay hindi nyo na kakailanganin itong tulong na ito. Ngunit hanggang kailangan ninyo, nandito kami. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyo. Madamong salamat, President Marcos! Ngayon naman, uumpisahan na natin ang pamamahagi ng iba't ibang tulong mula sa ating pamahalaan. Inaanyayahan namin ang Pangulo na pangunahan ang pamamahagi ng tulong. Iniimbitahan din namin si Bacolod City Mayor Albie Benitez, Talisay City Mayor Neil Lizares, at mga kinatawan ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development upang tulungan ang Pangulo. Ang DA ay magta-turnover ng cheque sa siyam na farmer organizations na may kabuuang halaga
na 88 million para sa 1,835 beneficiaries sa iba't ibang munisipyo at syudad sa Negros Occidental sa ilalim ng Philippine Rural Development Project. Igagawad ang mga cheques sa mga leader at kinatawan ng farmers organizations na sina Chairman Perla Miraflores, Salvanticam Native Chicken Breeding Production and Marketing Enterprise. Total project cost, 10 million. Number of proponent groups, 5. Beneficiaries, 444. Chairman Reynick Alo, Negros Occidental Goat Breeding and Marketing Enterprise, Municipality of Calatrava. Total project cost, 20 million. Number of proponent groups, 4. Total beneficiaries, 490. Chairman Jonah Caceres, Negros Occidental Virgin Coconut Oil Production and Marketing Enterprise, Municipality of Cagayan. Total project cost, 15 million. Number of proponent groups, 2. Total beneficiaries, 152. Thank you very much. Chairman Richard C. Valota, Chicks Area Coffee Processing and Marketing Enterprise, Sipalay City. Total project cost, 15 million. Proponent groups, 2. Total beneficiaries, 379. Thank you very much. Chairman Alfredo Templado, assisted by Mayor Almi Rumayla Nicor Mangilimutan, Capi Primera de la Castellana Coffee Processing and Marketing Enterprise, Municipality of La Castellana. Total project cost, 14 million. Proponent groups, 2. Total beneficiaries, 193. Thank you very much. Chairman